opening statement. Meron tayong batas yung we're now finalizing the implementing rules and regulation, yung making the smuggling of agricultural products, specifically rice and sugar, as to be qualified as economic sabotage. Ang ito, pag kinasuhan ka nito, non-bailable. So we are now also finalizing the case to be filed against the smugglers we have apprehended. We're just making sure that when we file this case, this is not just a test case for this new law, but it's going to be a conviction. And then since it is also an unbailable case, we do not want to just file a case and then wala rin mangyayari, medyo mabigat ang dagok nito dun sa individual. But within the year, we'll be filing this case for this economic sabotage case against the smugglers of agricultural products. So maybe in our next meeting, we'll be announcing the filing of the case to individuals and companies that has violated this law. Thank you. Maraming salamat, Commissioner Faeldon. No? That is a welcome news at this point in time, and you heard it first dito sa The Clean Forum at Manila Hotel. Opo. Commissioner, 2 weeks ago, ang mga private sector headed by the UFCC of the United Filipino Consumers and Commuters together FBI, no, signed a MOA, a Memorandum of Agreement with then TEPCOM Commissioner Arturo Lachica. Ang MOA po ito nagsasabi na kami po sa private sector gusto namin makipagtulungan sa Bureau of Customs para po supuin yung mga smuggling so that we can raise enough revenues for projects of government na magagamit. No? So, ang private sector po nagtutulungan at saka we already started the activities together with them, TEPCOM Lachica, and we have some identified some problems, particularly in Subic Bay, no? Tungkol some shipments there, no? And we would like to ask you to say something, if possible, about this program of yours. Actually, it is your idea na ang private sector at saka government sector will go hand in hand para tulungan ang gobyerno to do its job. So, we are very excited sa ganitong programa po ng Bureau of Customs because you gave credence to the participation of the private sector in the reforms that you would like to do at the Bureau of Customs. Commissioner Faeldon? Yes, in fact, this is not the first NGO that we are trying to partner with. Prior to you, I have also signed MOA with an environmental protection group, particularly their interest in the marine environmental protection. Before that signing, I sit down with KRJ and discuss this partnership. But I'm sorry, I was not able to attend the signing the other Monday. Yes. Because I had, siguro because of a very long week, tinamahan ako ng trangkaso. That's why I asked late TEPCOM Lachica to present me in that signing. It's really not, naayaw kong mag-attend on that. Talaga, hindi pinaya ng mga. But I will continue to encourage the participation of the private sector. Because I want you to observe the activities in the Bureau of Customs. I want to have a check and balance. See if you have UFCCs and the other group that going to take a look into the activities, daily activities of the Bureau of Customs. It will really help a lot, protect the interests of the Philippine people and our country. Because I cannot be around and there's so many things needed to be fixed those of you of Customs. So I really appreciate the enthusiasm of the both organizations in continuously. Of course, they have been around ever since, and we invited the UFCC to be part of their group also. And then we really appreciate this because they are doing a lot of volunteer work. We should commend them. The public should commend them because they are not being paid for doing this. They are trying to juggle their very busy activities.
so that they can also do this volunteer activity for the country. We also encourage the existing organizations that are very, like CNAG and other, to be very active also. We cannot really manage the bureau alone. We cannot isolate ourselves. If this is your Bureau of Customs, so dapat sama-sama natin itong ayusin. And then we welcome everyone to participate. Thank you very much, Commissioner Faeldon. And earlier, bago ka dumating, nag-uusap-usap po kami dito and our beloved chairman of FBI naka-mention na yearly, we are losing at least 200 billion pesos in uncollected taxes due to smuggling. Very important po ito kasi during the election campaign, our beloved President Rodrigo Duterte promised that pag nanalo siya, baka he will try his best na ibaba yung income tax return na pinabayaran po ng mga taong bayan. However, now nakaupo na siya, may konting technicality because Secretary of the Department of Finance, Sally Dominguez, was saying na para magawa po natin ito, ibig sabihin ng pagbaba ng income tax return, there should be sort of a compensatory money na pagkukunan po ng gobyerno para mangyari yung pagbababa ng income tax return ng taong bayan. And there was suggestions na baka sakali yung mga senior citizen natin na nag-enjoy ng 20% privileges, baka pwede mag-sacrifice. It was just a suggestion, no? Na para merong pagkukunan po tayo ng magkaroon ng na makompensate yung pagbaba, no? So kami naman sa mga NGOs like UFCCC, we have this feeling na hindi naman natin kailangan kunin yung privileges ng senior citizen natin kasi they have served the country well, no? And we will push for the senior citizen to enjoy this. However, marami naman ibang pera na pwede nang hanapin. And one of those na gusto po namin itukoy is the at least 200 billion pesos na nawawala sa gobyerno natin due to smuggling. Okay? So, Commissioner, this is the question. In your watch right now at the Bureau of Customs, no? What activities have you so far initiated to really address yung talagang totoong address this problem of smuggling at the Bureau of Customs, which results to the loss of at least 200, sabi nga nila, 200 to 300 billion a year ang nawawala sa kaban ng bayan. So, this is the question, Commissioner. Ano po ang mga initiative niyo sa Bureau of Customs to address smuggling? Isa lang yung problema sa customs. Corruption. You know, all the other issues are byproducts of corruption. The dishonesty of the people. Now, I would like you to take a look at these issues. You know, I'm trying to work with the Bureau people. I honestly believe there has been a substantial reforms as far as their character is concerned. Even before my assumption of duty in June 30, I've already appealed, requested all the people who are doing their business at the Bureau, meaning the brokers, the importers, there are more than 11,000 of them. Appeal to them that if they are true to their desire of cleaning the Bureau of Customs, they should go to the Bureau of Customs, sit down with me, and identify people that are in the past been doing bad activities in the Bureau of Customs. Today, kahit isa po doon sa 11,000 accredited brokers and importers, wala pa pong lumalapit sa akin. That's why I'm addressing you now, you brokers and importers. I do not believe wala kayong kilalang
o nakatransaksyon ng illicit procedures in doing your business in the Bureau of Customs. I am now already questioning your honesty in doing your business at the Bureau of Customs. In fact, I am now contemplating removing all of you, your accreditation, and you will start from zero. Because this means the smuggling, the technical smuggling, and all forms of illicit trade, kayo po mismo yung nakikinabang. Yes. Kasi ganito yan eh. If, kung totoo yung sinasabi nyo, brokers and importers, na napiperwisyo kayo ng mga taga Bureau of Customs, I don't think it will take you 1 year to decide to go and complain these people. I have already proven to you that I mean business. Eh bakit? Bakit kahit isa sa inyo wala pang lumalapit? Alam mo, kapitbahay mo, pinupermisyo ka niyan? Kahit na alam mo for the rest of your life, kapitbahay mo yan. Hindi mo aantay ng maghapon, pupunta ka sa barangay at ireklamo mo yan. Kasi wala kang pakinabang diyan. Ibig sabihin, malinaw na pinupermisyo ka. Pero kung itong sinasabi mo, patalikod na pinipirbisyo ka, propaganda mo lang siguro yan. Baka talaga nakikinabang ka dyan sa tao dyan sa customs na kilala mong kakutsaba mo. That's why you are not complaining about him. So I'm putting this challenge to you now. It's been 5 months since I've been asking you, appealing to you, you brokers and importers, to come clean. Come on. Puro kayo dal-dali. Puro kayo sabi sa publiko na tiwali ang mga taga-Bureau of Customs. Why until today, 11,000 kayo, wala kayong mapangalanan? Ha? Who are you protecting? The Bureau people or your interests? Come on, kung hindi kayo talaga magtitino, magtino kayo kasi you're the ones why we are losing this how many percent of foregone revenues? Dahil kayo mismo tumatawag kayo dun sa mga import supplier nyo sa abroad. At sasabihin nyo sa kanila, you importers, listen. Sasabihin nyo, dun sa supplier nyo sa abroad, o boss, lagay mo na lang sa invoice ko ganito. Ha? Let's say 100 million na yung halaga ng transaction mo, ipapalagay mo dun 50 million na lang. Pagdating dito, nadaya mo na yung bansa ng 50 million dun sa transaction value mo. Yan ang basis natin para i-assess kayo. Tapos kukutsapahin mo pa uli yung mga tao dyan. So sino yung culprit dito? Kayo po. Kayo po. Kasi 5 months na ako nakikiusap sa inyo eh. Para puntahan nyo ako at isumbong nyo. Sino ba yung mga tao dyan kung totoong meron? O kayo may gusto na manatiling yung Bureau of Customs ay masama ang imahe para nobody will believe us. Nagkakamali po kayo. Naniniwala ako the people will believe me. That now I'm excusing you importers and brokers, na kayo yung problema. Because I've tried to fix the Bureau people already. So I challenge you. Magtaas kayo ng kamay, 11,000 kayo mahigit. Sino na ba ang nireklamo nyo? And why are you not complaining about the Bureau people kung talagang sila yung loko? Takot ba kayo sa kanila? No. It is your interest, your illicit trade activities that you are trying to protect. So I challenge you, you still have time. Make up. Para sa bansa. Kayo yung nadadaya ng taxi, ng tarifa. You're the one trying to avoid paying 100% the tariff that's due to the government. Ako, this is news, no? Kami sa private sector, Commissioner, we welcome that, no? When you mentioned that we are giving the 11,000 brokers at the Bureau of Customs and importers the warning na if they will not shape up, there's a possibility you'll take them away from the Bureau of Customs. So, ang question namin ngayon sa iyo, Commissioner, ano po yung timeline po natin? Ano pa yung timeline na ba of taking them away from the customs if they're not shape up? By January 1, I will declare if they will, that's why they still have 1 month to go and see me. If they really want to clean the Bureau, they have to identify. Ito, 10 years ko nang binibigyan ito, ng 20 pesos, kada punta ko dito. That's as simple as that. See, we need to administer justice. See, but we need them to tell us, hindi yung mag-text lang, mag-chismis.
Take the responsibility. You're making your money in the Bureau of Customs. Dito sa importation, this is where you're making your business. Come on, help clean the Bureau of Customs. It is your responsibility as well to the Filipino people. So you have until the end of December to shape up, or I will cancel all your... Kung pakialam ko sa inyo, if you continue to clean, hindi ko malayang bad time kayo. You should help. You should assume that responsibility to the country and to the Filipino people. So if you will not shape up, you have your accreditation canceled by January 1. Because we are training. For your information, we have already conducted 3 free trainings for those who want to be importers. So we have enough new importers to assume the importation activities of the country. And all these old importers, I will cancel your importation permit. Yeah. Yes. So, kaibigan natin sa Primiga, you heard it first here at the Clean Forum at Manila Hotel, that effective January 1, if the importers and the brokers will not shape up, the customs commissioner will not renew, will cancel by their accreditation by January 1. Lakay, follow-up? Mukhang ganyan ang uso ko yan. Si Erat, may isang araw yata, nabalita. Tinaga lahat ng 600... Trafficking forces, all of them, lahat. Sa perceived na kategorya. So, ito na ba ang signal na sinasabi ng mahal natin na Pangulo, yes, na magkakaroon ng pagbabago sa bansang Pilipinas when he becomes president of this country? Ito na ba ang signalis? Palagay ko. Commissioner, kahit text man lang, wala bang na-text sa inyo na pwedeng na-validate siguro na medyo may bigat dito sa issue ito. Sumbong sa text man lang. Wala ho. Yung mahuling na huli ho namin, yung mga kinasuhan namin, sariling sikap eh. But we could have done this easily and very fast. You know, simple lang eh. Kung pinapermisyo talaga ng tao yan, ba't di mo reklamo? Diba? How can we stop that harassment they are doing to you kung di mo reklamo? Eh, isa na lang, 5 months na po itong pakiusap ko eh. Bakit ayaw niyang magreklamo? Eh, kaya ang aking paniniwala ngayon, eh talagang gusto niyong manatiling corrupt yung bureau para yung activity niyo. Tuloy-tuloy. Kayo yung nagdi-deny ng bansa nung taripa. Oo, kasi mayroon naman umami na importer sa akin eh. They can call their suppliers abroad and dictate to them kung ano yung ilalagay doon sa invoice. Kaya pagdating dito, nabukulan na tayo doon pa lang sa abroad. Pagdating dito, bubukulan pa tayo uli. So ang sinasabi ko, kayo mga importers, brokers, umayos naman kayo. Makiya kayo sa taong bayan. Commissioner Maysilam, ito bang gagawin ninyo by January next year ay may petition ba, may blessings ba ang Pangulo dito? Or you're doing it on your own pagkakas mag-report na kayo sa kanya? That is our job. Para ayusin natin yung... Because we do not want to continue to allow by the billions of pesos as foreign revenues because of this illicit trade. We will stop illicit trade if we cannot stop it because the people doing this illicit trade are still accredited importers, then the simplest way and fastest way to do it is to cancel all their accreditation. Kapag pagkailan siguro ang reaction ni ng private sector, kami sa Federation of Philippine Industries, we are all manufacturers. We don't import finished products. And in the manufacturing side, we buy raw materials. But seldom, katulad ng mga steel billets yun. Kami naman, ang ginagawa namin, and we have been with customs for a while, mayroon po kaming mga technical expert, bawat industriya, nandun sa customs. Ang binabantay namin yung mga reference value. Kasi, ngayon mo kasi transaction value. But under transaction value, under WTO, you have 6 methods to question the value. Kami yung ang sinasuggest namin nung pata nagagawa naman ngayon. Yung reference value ang dapat, katulad ng steel. Saan ba natin makikita yung mga reference value? Kung lahat ay naglulukuan, makikita natin sa metal bulletin. Kasi doon nakasaad kung ano mga presyo ng steel. Doon namin nakikita ang presyo ng palm oil. Isipin mo, kasi kung yun o ipapublish natin yung reference value, kami mismo, mga nag-import, kami halimbawa sa Federation,
alam namin kung within the price o hindi yun. So, take mo rin agad kami. Katulad nung palm oil noon na binanggit ko dun sa usapan natin, no? Nung Friday. Ang palm oil ho, nung ako yung mahawa ng CIIF oil mills, yung sequestered, eh, nag-import ako ng palm oil. Ang bili ko, $1.25 kada kilo na nakabote na sa plastic. Yung isang importer na sa Cebu, ang pangalan, ang pangalan na Matahari. Pinangalanan ko yan sa dyaryo, pinangalanan ko lahat. Ngayon, hindi ko lang alam kung sino sa customer yung dinadaanan nila. May mga kwan yan eh, may mga section, di ba? So, I thought all the while, hindi pa panahon ni Commissioner, that whoever is sitting there, that was the time of, sino ba yung time noon? Morales? No. Later pa. But ang punto doon is, sana alam nila kung halimbawa sinabi ko, palm oil, declaring it 6 cents per kilo. Isipin mo, 6 cents, ako, $1.25, ilang 12% VAT ang nanakaw doon? Malaki. Zero tariff yan, halimbawa, because within the Asia. Ngayon, ang punto rin is, dapat mag-initiate na yung nasa custom loan na puntahan yung section. Bakit mo inalaw ito ng 6 cents? So that alone is a prima facie evidence. No? So, nung rineklamo ko yan, Pinos Entry Audit, yung palagi nang sasabihin sa akin eh, Pinos Entry Audit. Nung Pinos Entry Audit, lumabas nga na mayroon silang, inislap sila ng 100 million tax deficiency. Ngunit, nakolekta ang alam ko ng 29 kasi kinukoordinate ko dun sa Post Entry Audit Payal. Nung nakolekta ang 29, nawala na ngayon yung in charge ng Payal. Nagpalit na. Ang pagkaalam ko, yung balance sa 100 million, nawala na rin. Mukhang nakalimutan na rin. Issue, halimbawa, sa steel. Ang problema kasi kina Morales nung kaya kami nagkakatunggal. Pag sinabi ko, i-publish lahat ng reference value, ibig sabihin, alam mo kaagad, bakit sa Cebu? May pinuntahan ko ang kolektor sa Cebu noon eh. Bakit dito dinideclare ang presyo $130 on a certain commodity, hindi ko na matandaan, sa kanya $30. So pinuntahan ko ang cost. Kung sinanong, pero sabi ko, paano ito nangyari? Hindi ba kayo nag-exchange note kung ano ang reference value? It should be true all throughout, no? Walang pabor, Cebu ka, kung saan ka. So, pinalitan naman, tinaas naman, yung 70 ata yung dinideclare doon, naging 100 na. Pero kulang pa rin, no? Ang nangyari kasi, nung sinabi ko, i-publish natin ang value, para alam ng lahat. Open, transparent. Ang rason sa akin, hindi pwede. Bakit? Marketing, trade secrets. Paano naging trade secrets yung reference value sa kay Morales? Lahat yan, kinakambas yan ng mga seller, nag-offer yan. So bakit ayaw? Kasi ayaw nilang may labas at makita ng iba. So ang sabi ko nga, basahin mo ang customs code. Anong nakalagay? Publish value. Ay, nakalagay publish eh. Ba't hindi mo pinapublish? Doon kami nagtatunggalin ni Commissioner. Sabi ko eh, ang hirap sa yung kausapin. Tapos ito pa, meron mo sa custom. Commissioner yun, dating Commissioner. Sino Morales? Oh. Hindi ito. kung ito, hindi nakapukunta rin ito. Kina-clarify ko lang. Hindi, ang nangyari pa kay Morales, isa pang issue. Yung gulong, pumasok, $7. Sino nagpapasok? Si Dante Tan. Yung bata ni Era na hindi na buwabalik dito. Madag tayos. Pinangalanan ko rin yan. Ako pinapangalanan ko, hindi yung gulong-gulong lang. Pinapangalanan ko. Yung, anong nangyari, $7 ang bawat gulong. Pero pinaniwalaan ang kusong. Tapos ang sabi sa akin nila, Tony Bernardo naman, nadag tayo. Hindi, gawin na lang natin ano, yung post-entry audit. Hanggang ngayon, pinopost-entry pa. Hindi ba tapos sa tax? Court of Tax Appeal. So marami ho ito. But ang tinitingnan namin yung procedural na commissioner. No? Kasi pag yun ay naharang natin doon, walang makakalo ko eh. Mas sinasinong mandaraya, mahihirapan siya.
Because pinapublish mo ang value lahat. Right? Yung lahat. Thank you very much. Pero so, ito ha, ito ang gagawin namin. Yung sa illicit trade niya, sabi mo. Yung anti-smuggling namin, bine-expand ko na to fight it. Fight illicit trade. Sabi ko nga, ako ang unang nag-file ng case, no? At ang sabi nga, ang fight it ay member na ngayon, commissioner, or for your information, nang pumunta sila dito at sinama kami sa Crime Stoppers International. Noon ho yan, 26 Latin American countries. Kasama na ho ang Pilipinas, pang 27 tayo under itong fight it. At ang sabi ko nga, pabiro lang, yung fight it is fight illicit trade. Ang isa lang illicit ang hindi namin pinakikialaman. Yung foreign relation yung sa ibang tao. Kasi domestic problem na yun, hindi naman namin sa akin. Maraming salamat, Chairman Aranza, no? And speaking about pagsusumbong, nagsusumbong kasi nagsumbong ng FBI, and na-mention ni Chairman Aranza earlier, na may problema sila sa steel, no? I would like to address this question sa presidente ng UFCC, United Filipino Consumers and Commuters, si RJ Avellana. I understand, RJ, that the UFCC group was the last people that yung namatay na Deputy Commissioner Lachica was talking about, and the reason why na nandun kayo, because you filed a complaint against a certain steel cargo shipment, no? And you were asking for an alert order, no? Can you tell us more about this particular complaint? Dinulog nyo kay DECOM Lachica last November 17, 2 hours before he was shot dead in Hispania. Thank you, Doc Mike. Taglit lang. Doon sa tinake-up ng Philippine Industries, thank you din kasi matagal na po sila sa customs na tumutulong sa akin. Meron na kami dinidevelop because when I assume office, I want to see systems that will check on all these illicit trades. Wala talaga. So, doon sa valuation, we are testing it now, but our timeline is by February. We already have a real time checking. Pag isang importer nag-lodge siya, automatic malalaman namin if that is undervalued or hindi. On this system na explain ni Director Mr. Campo, he is now in charge of the import assessment service. So, dinidevelop ito ngayon. This has been in place dapat noon pa. Pero this system, yun nga, real time, kahit saan ka sa Pilipinas, pag nag-lodge ka, makikita agad yung sistema that you are certain percentage below the standard. Very good. Hi, sir. First and foremost, I'd like to make some clarifications. Yung sinabi ni sir kanina, when we talk of reference value, I think yung nagsabi siguro noon na baka hindi pwede because they don't want na it will be called benchmarking because bawal po yung sa methods of valuation. We always go with the transaction value. But nonetheless, we use the term reference value in order to combat itong massive problem ng misinvoicing. So what we do is, yung binanggit ni sir kanina, still waiting sir yung dumanggit. So we have different subscriptions online that we have online values of different commodities depending on their HS codes and their tariff headings. And we have our historical values as well sa custom, sa SMS namin. Tapos, this coming December 19, hopefully we will be able to activate yung market study side. So, by these tools, we will be able to develop yung appropriate reference values for certain commodities. Sa ngayon, ang monitoring namin in pursuance sa directive ni Commissioner Faeldon, I have showed him, I think it's just yesterday,
starting November 23, we can monitor it on a daily basis yung mga nag-declare below the reference values. So, bigyan nyo lang kami ng konting panahon dahil inaaral namin, dahil hindi naman, ayaw naman natin ilarga na wala sa ayos. And we're doing it now manually, but on or before February, we will be able to do it with an electronic platform using our data warehousing capability na ginagawa ngayon. So, yung sinabi ni Sir kanina, magiging mangyayari yun. We will call the attention of kung anong section niya or whoever the examiner is. Bakit mo to pinalusot? Ito yung reference value. Because our understanding of reference value, the technical description will be, kumbaga, ito yung value na you cannot go lower than that. Kumbaga, pinakarap mo itong ito. That's why maingat kami sa pag-establish noon. So, sa bagong CMTA, nakalagay kasi doon pag ang examiner ng customs or customs officer, pag mayroon siyang duda doon sa transaction value, he can always seek for other proof or documents. Nakalagay na po ngayon sa CMTA yan. So, yun yung dagdag na feature from the TCCP. So, yung commitment namin, Import Assessment Service kay Commissioner, we will be able to do that on or before February. May electronic platform na. Right now, we're doing it manually. Of course, it's tedious, but for example, kahapon, we were just discussing with the Commissioner, there are people, mayroon doon 47% below the reference value, mayroon 36% below the reference value, mayroon 3% below the reference value. So, later on, but with the order ni Commissioner, syempre, ano namin na, magiging patas na yung playing field. Of course, may mga realities lang sa reference values sa import assessment that we would like to say from the start. Of course, iba-iba yung reference values if it's coming from a different country of origin. So, meron din tayo niyan. So, ang limitation natin, so that it will be clear to everyone, napakadaming tariff headings, napakadaming HS codes. So, we will be prioritizing first on the top 20 commodities based on volume and top 20 commodities based on revenue collected to support the mission ng Bureau of Customs for revenue collection and trade facilitation. So, bigyan nyo lang po kami ng kunting panahon para sa yung hindi mako-cover at the start, susunod na yun. I don't know if you'll be able to cover it 100%. Napakadami yung kasi yung isang HS code, yung mga subheadings pa. But of course, yung mga priority commodities, I hope we will be able to finish it soon. So ito po yung isang technical aspect to support yung kampanya ni Commissioner ng Customs under the leadership of our Commissioner. Yung po, sir. Thank you very much. Masyadong technical, no? But sa akin lang, siguro message ng Bureau of Customs under the Commissioner is they want to be transparent, basically, no? So ito, tayo sa layman, hindi masyado natin naintindihan yung technical aspect. But the bottom line, I guess, Commissioner, is your leadership and your reforms sa Customs, so point to the fact na gusto nyo transparent, no? Because we would like to fight corruption there, that is your program. So, maibalik ko po yung microphone kay RJ Jovellana, because based on transparency, sabi namin, yung UFCC nagpirma ng BOA to be a watchdog ng Customs, then naghanap ng kaso to test ni BOA. Nakahanap po yung UFCC na isang smuggling or technical smuggling case sa Subic. Sumulat po yung UFCC kay Commissioner Faeldon, and it was yung namatay na DEPCOM La Chica na tumanggap dito. So,
RJ, can you tell us something about this, no? Ano-ano tong nangyari? Kasi I understand that you were the last group of people officially na tinanggap ni Deputy Commissioner Arturo Lachica sa Customs. 2 hours, mga alas 5 kasi yung usapan doon. 2 hours before you got shot, no, alas 7, pinalit si DEPCOM Lachica sa Espadia, Manila po. Can you tell us more about this complaint of yours? I think you wrote twice na, no? First letter, tinanggap ni Deputy Commissioner Lachica, then second letter, nagpadala kayo ulit na isang araw. Thank you, Doc. Yung binabanggit po kanina ni Director Maestro Campo, tungkol dun sa reference value, may kaugnayan po yung sulat na pinadala po namin nung araw na yon. At nagkataon lang naman dahil lang ang tinawag po ni Mr. Ray Santos, nagkataon nandun si Deputy Commissioner Art, no? Siya huli yung sumalubong dahil nga nung una ay may sakit po yung ating mabuting commissioner, kahit gustong-gusto niya pumunta dito sa PIN forum para siya magsimula nitong ating simpleng pagtitipon, ay yung MOA signing, ano po, si Deputy Commissioner Art Lachica rin yung pinapunta ni Zeus dahil nga meron pong karamdaman si Commissioner Faeldon. So, nag-MOA kami Monday, and then on Thursday, pumunta kami mga around 4:30 in the afternoon, and then again, dahil nga sa tulong ng PIAT ni Mr. Ray Santos, sinawag niya si Art Lachica, Dep. Art Lachica. Siya rin muli yung tumanggap nung aming sulat. At nire-request namin doon sa sulat, pinapaliwanag namin dito na una, yung sinasabing reference value ay $2. Naging lumabas sa media, I'm sorry, $5, and then naging $16. So, medyo doon pa lang may question na, pero ang dapat talaga ay ang tingin namin nasa $25. So malayo pa rin. Per time, lugi pa rin yung gobyerno. So ito ay pinadala namin yung liham na yan para ma-actionan nga ng ating mabuting commissioner. No? So napakahalaga yung binabanggit ni Director Maestro Campo sa atin, na napapanahon po yung reference value na yan dahil dyan po nagkakaroon ng lutuan. Pero dapat din po nating maintindihan na hindi lang po Bureau of Customs ang dapat nating tignan. Meron pong mga iba pang mga ahensya na bago dumating ang mga dokumento sa Bureau of Customs, katulad ng sa steel, ay dumaan po sa Bureau of Product Standard. Tama po ba yun, Chairman Aranza, no? Dumaan sa DDI, ano po? Ito ay mga 54 na mga ahensya ng gobyerno bago pa po pumunta sa tanggapan ng custom. So, ibig sabihin, anong dahilan bakit tumatagal yung mga dokumento kung ang mga dokumento ay walang question? Yan din yung binabanggit kanina ni Commissioner. Kung walang problema ang mga dokumento, hindi yan magtatagal. Di po ba? So, ibig sabihin, gusto nilang imasahe yung dokumento para magkaroon ng pagkakataon na mag-usap yung mga taga-custom at yung mga magpaparating. At doon nagkakaroon na ng tinatawag na na corruption. Ano po? At napakaganda po ng pagkakataon na ito, ang challenge na ito, dahil ang problema na ito ay problema po nating lahat, lalong-lalo na tayo mga consumers. Lahat po tayo consumers eh. Lahat ng mga binibenta dyan sa labas ay isa lang naman kung pinagdadaanan yan eh, ang Bureau of Customs. Pero huwag natin kalimutan, meron pong 54 regulatory bodies na dapat din nating bantayan, sapagkat yung pagmamasahe ng mga dokumento ay doon pa lang nagaganap bago pumunta ng Bureau of Customs. Ano po, marami po yan. At lagi nating nakikita ay Bureau of Customs lamang. At matibay yung paninindigan ni Commissioner Faeldon sa harap ng taong bayan, kaya siya nandiyan sa posisyon na yan, ay hindi niya ito ginusto. Yun po yung mga narinig ko doon sa mga marami niyang interviews. Ano po, hindi niya ito hiningi sa Pangulong Duterte.
ano po, siya ay kusa na kinuha ng ating Pangulo sa usapin na ito para linisin, kaya na magkaroon ng malinis na gobyerno. So again, sana'y Commissioner ay muli matignan natin yung mga problema na yan, lalong-lalo na yung, ano po, yung sa simento at yung sa steel at sa mga iba pa, ay napakarami pong concerns, ano po. So again, Commissioner, siguro kung masasagot ni Commissioner, ano, yung ano yung update, para mabigyan tayo ng update dun sa, para pagpapakita na talagang very transparent ang ating Commissioner at ang buong tanggapan ng BOC. Salamat po. Sa complaint ng UFCC. Okay. Commissioner, sa complaint ng UFCC. Sige, dati na din yung manads na may problema. April, they brought in around 5 metric tons. 5,000 metric tons. So the issue is really yung standard. So there is this DTI, Bureau of Philippine Standards, that regulates. Even importation of steel, hindi po kami yung, we don't regulate. We just check on the completeness of the requirement of any commodity that's to be brought into the country. So, yung nagbibigay po ng import permit sa bakal, ay yung DTI natin. Yung testing, yung DTI, Bureau of Philippine Standards. Simulatan na po natin yung DTI, yung BPS, 1 week na po mahigit, asking them the update of the former managed importation of itong bakal, yung 5,000 na April. Unfortunately, I cannot give them orders because I'm just a bureau. So let's just, I follow up today, wala pa rin po silang sagot. Kung anong standard ang nakita nila doon sa April importation. But these steels are still, especially itong huli, hindi yan makakalabas doon sa bodega, doon sa Subic. Hanggat di natin matiyak. Nag-i-pass na yung DTI standard. That's why we are now requesting DTI-BPS to give us result of the prior shipment. Kasi kung pumapasa to, they have to justify that sa lahat ng inquiries of the public. So we'll furnish you copy as soon as they give us answer in that inquiry. But as far as this new shipment is concerned, we will not allow utilization until we be very certain that it passed the Philippine standards. Maraming salamat again. You heard this first as the clip forum at the Manila Hotel. Ulitin ko lang sinabi ni Commissioner Faeldon. Sa reklamo ng UFCC tungkol doon sa steel cargo sa Subic, hindi makalabas yan. Yung shipment na yan, this is around 360 million pesos substandard, allegedly, substandard cargo na pinapalusot nila according to RJ Adeliana at $2 per ton, while samantala, they're supposed to pay $25 per ton. So, yes, Chairman, Jeff? Susuga po lang, today kasi, nung forum ng Friday, it was a time where the commissioner stepped in, and today I think we will sign a MOA between customs, kami, FBI, at saka yung UFCC. We need that also, we need people like them. Kasi I was telling Mr. Avellana, sabi ko, I am 74 years old and I cannot live forever. I am in the pre-departure area, so to speak. So I think people should, may manibelo pa na lumaban. I am so tired fighting already. Sometimes I was featured as a crusader, and when I am so tired, kasama ko si Johnny Enriquez Garayto, sabi ko, ako'y pagod na. Sabi ni Johnny sa akin ni Mang Juan. Mang Juan siya, Mang Jess ako. Sabi niya, I'm crusader. You just have to be there doing it again and again and again and again. So because of that, and I'm fortunate also that my wife ako na hindi matakotin. That's sad. Yeah, alam mo yun ang mga importante. So the issue here is, yung in-import po nila na una, 5,000 metric tons,
na hindi pa panahon. Uulitin ko kasi, alam si ko po ay doktor eh. Para maliwanag. Nung pinasok ko yun, maraming kalukuhan nangyari sa Department of Trade, hindi ho sa customs. In-alert ng customs dahil sa may mga issues. Unang-una, hindi pa dumating ang barko, nagkaroon na ng supposed to be provisional import commodity clearance. Paano mo na-examine nung wala pa yung barko? Pangalawa, hindi ito ha, European standards. Pangalawa, ang isa pang nakakapagtaka, eh bakit magkaroon ng provisional? Bakit kinabukasan ba mag-ibang quality niya? If at all, ang nasa law is conditional release. Pero pag re-release yan, hindi mo pwedeng ibenta. Ilalagay mo sa warehouse hanggang ma-examine yan. At pag may ICC na, tsaka mo lang pwedeng ibenta. Pero sa pansamantala, you have to post the ban equal to the cost, the price of the commodity. Para wala kang pag-denaya mo, ipo-forfeit ko yung buong amount. So you know ay nawala lahat. Kaya kami ho, nagkausap na kami, kaka-file kami ng kaso against DTI Bureau of Standards. Yes! Nag-usap na ho kami. Katulad din ho ng final ko noon sa duty free, na awa ng Diyos nanalo ako laban doon sa executive order ni Fidel Ramos na initong they can hurry can buy $200 without duty. Kasi only Congress can exempt an individual from paying the tax. So anyway, yun ho ang natutuwa kami sa isa pa hong hinihingi namin. Ngayon ko lang, hinihingi rin namin ang kopya ng Inward Foreign Manifest. Ang Inward Foreign Manifest so ay hindi nagsasaad ng presyo. Pero alam natin kung ano ang mga nakalod sa barko. Sabagat yung ibang importers, iniiba-iba yan. Tapos lalo na yung weight ng container van. Ang container van nun, about 22 tons. Iyan ho, iniiba nila. May nahuli kami noon, si Bergado. Papangalanan ko, Bergado sa Clark. Yung bumibili ng used clothing, gagawin daw trapo. Pwede bang pantrapo maong? Hindi pwedeng industrial rug. Hindi pwedeng industrial rug ang maong at saka yung mga pinutang po ang shop nila, ang outlet. Ang dinideclare naman niya, iba naman, under declaration naman, technical. Yung 22 tons, dineclare ng 12 tons. Pero inabutan namin ang container doon sa yard. Pinatimbang ko, 22 tons. So bakit ganoon? Sapagkat yung sobra doon, ibibenta na nila sa domestic market. Walang buwis. Kasi ang report nila, 12 out. Green. Ganyan din ho ang operation ng bonded warehouse. Yung bonded warehouse, wala namang in-export, pero nakapag-bonded. Wala hong duty ang bonded. Wala hong duty. Yan ang mga naitutunan. Alam ni Commissioner yan. But we are here to help, Commissioner. We know the in and outs of these guys. I may not know who, kung sino ang culprit doon sa pasok. Kasi hindi ko naman isi-isay. Pero alam ko kung saan section yan. Halimbawa, steel, sino yung section? Cooking oil, saan section? Doon natin matitrace. Kasi ang barko, ang isa pang hinihingi namin is, hindi binibigay sa amin yan ng mga commissioner. Except ikaw siguro. Hindi binibigay yan. Ang isa pang hinihingi ko is towage plan ng barko. Bakit? Doon mo ngayon makikita kung ano talagang timbang ng mga nakakarga. Kasi pag nagdaya ka, hindi pwede sa storage kasi baka malunod ang barko mo, tumagin ang barko mo. These are the important issues na tutulong kami. As a matter of fact, we are willing to donate to you yung mga subscription kasi nung panahon sabi, ang mahal naman ng steel bulletin, di ba? We are willing to pay one. We are willing to donate test material na pang-test ng mga steel. Sabi mo lang kung saan parte yung ilalagay, we will do that. Maraming salamat, Chairman. Salamat natin yung SBI Chairman. And again, friends, you heard it first dito sa The Clean Forum at Manila Hotel. Nabanggit ni Chairman Aranza yung tungkol sa alert na susumbong. No? Follow-up question lang po, Commissioner, sa iyo. No? Nang sinabi mo na itong particular shipment, 360 million worth of steel cargo sa Subic,
nireklamo ng UFCC, nang sinabi na hindi makalabas yan, hindi natin matiyak kung ano talaga yan, does this mean that you are going to issue as requested by UFCC an alert order versus this particular 360 million worth of cargo sa Subic? Kasi ito po yata yung sulat ng UFCC sa iyo. The issues ng standard is hindi na siya talaga pwedeng magalaw, maibenta hanggang hindi yan na naayos. That's why inuna ko yung, kasi baka sabihin ng ahensya, kararating lang, hihingi mo na kagadison. But that is the requirement. It cannot be used for public consumption until the Philippine standard has been met. And the only way to do that is for the actual test. That's why I have requested yung prior shipment result of testing done by them. Para kung meron, meron na tayong basis because it's same shipment, same origin, same shipper. Pare-pareho yung may-ari. So that itong 20,000 metric tons, kung pumalpak na yung una, eh bakit pa ito ilalabas? Mananatili yung salon. So let us check dun sa actions taken noong April. So yun yung inaantay po natin. Meron ako pong comment doon, just to help out, no? We are here to comment. Yung una ho kasi, defective yung pagka-test. Bakit po? Nagkataon, ang Philippine National Standard natin, ang hinihingi, one bar for every 20 tons ang ite-test. That is the sampling method prescribed by law. Ang ginawa ni Motomol na dating Bureau of Standards, yung panahon niya, nag-issue siya ng implementing guidelines. Ang sinabi niya, for every shipment, regardless of volume, you need only 3 bars to test. Each documented ho, and yun sinasabi ko, pinapasa ko na kay Commissioner. 3 bars. At nagkataon pa, ang 2 bars, hindi mo na iti-test. Only 1 bar. Sapagkat ang 2 bars will answer in case there are questions. Saan ko nakuha? Mismo ang MIRDC. Metal Industry Research sa DOST. Ngayon ang tanong, sapat ba yung 1 bar na iti-test doon sa 5,000 metric tons to say that that is a representative sample of the entire lot? Ipapadala ko rin kay Commissioner para may bala sila yung sulat sa akin ng MIRDC na may refer siyang test method, sampling method na tatanggapin. Kaya si Motomol wala na ho sa Euro. Ang pagkaalam pa namin, siya ang kumuha ng sample representing Manats. Pagbalik lang namin sa pagbalik lang namin sa Subic noon. Hindi, ito yung una. Pagbalik lang namin, ayaw na ipakita sa amin nung tika-custom na dati. Kasi wala na. Ayaw ipakita sa amin ang record. Kasi kailangan maglagin kay. Ayaw na ipakita sa amin ang record. Siya, may nakakita na siya po, diba? So you're referring, Chairman, to Manats. Manaj Resource and Trading Corporation. Ibig sabihin, this is not the first time na nangyari. Yung reklamo po sa SFCC ngayon, nangyari na previously. Actually, yung unang 5,000 metric tons nila, test yun. Alam namin may darating na 40,000 metric tons. Ngayon dumating na nga itong 20. May darating pa. Kung lumusot ito, may darating pa. So, yeah, please, Commissioner. Totoo po, meron pang paparating sila ng impormasyon na paghilap namin. Ngayon, dun sa issue ng valuation of their declaration, si Director Mr. Campo, explain niya po ano yung findings na and ano yung talagang nangyari. Bali, patungkol po sir sa patungkol sa Manas. Specifically, I'll try to be layman about it, but we will not understand it will not be technical in nature. Pero ang una dito is, nagpapasalamat kami dahil sa effort ng UFCC, we were able to, may nabawi tayo na almost 2 million na duties and taxes. Ang sitwasyon po, at bago po ito
Bago po ilatag, ako yung humingi po ng lubos ng pag-unawa ninyo dahil may mga technical po talagang proseso. So ngayon, ang nangyari dito, ang treatment po namin is, yung una nila na dineclare, yung as declared nila, kasi ang in-question po sa letter ng UFCC, basically yung freight tsaka insurance. Yung freight po tsaka insurance, pag kinumpute po natin ang duties and taxes, hanggang po dun sa landed cost, malaki po yung epekto niya. So, yung initial na freight na dineclare nila is $33,427, which is, na-correct natin yon into $330,427. Ngayon po, because of this, ang sa customs kasi we go after the commodity tsaka doon sa taxes. So ang treatment namin diyan is as declared and as found. Yung as found niya yung 330,000, tapos yung as declared niya is 33,427. So ngayon po kung isusuma total natin yung computation nito, nakalagay kasi sa CMTA ang violation mo is less than 10%. Actually, I just read it. Sa CMTA, a surcharge equivalent to 250%. Actually po sa TCCP, 2 times surcharge lang pag in between 10 to 30% ang discrepancy. Sa CMTA po, 250% of the duties and tax due ang ipapataw sa iyo kumbaga na kaparusahan. If dito sa first paragraph, isumubra siya ng 10% yung discrepancy. Ngayon, kinumpute po natin mula sa FOB hanggang doon sa summary nila, hanggang sa customs duty nila. Lalabas po na yung magiging difference is around 4%. Magiging 4%. So yung contestation po na mapapatawan siya ng 250% na surcharge na ayon sa CMTA, hindi po namin magagawa. So, ang susunod po is doon sa insurance, doon sa freight, ang patak nito, yung binanggit ni sir kanina, assuming na 25 per metric ton, kasi mayroong kasi yung range na 18 to 25. So, sinubukan namin computin ng ilagay namin sa maximum. Ang magiging difference is doon sa discrepancy around 6%. So still gusto sana hindi namin mapataw yung 250% surcharge in accordance sa CMTA. So nonetheless, ang baka mahilo po kasi tayo dito sa mga values man. But if you have time, our office will be willing to explain it. We will be willing to explain it by line by line. So, ngayon po, yun yung mga contentious na issues din. Tapos lastly, sa letter is, if pwede ba natin i-seizure or i-seize yung produkto? Yung commodities, I'm sorry. Yes, so pag naka-alert kasi, at malaki ang tama, i-seize na natin. But nonetheless, the provision of the CMTA, still we cannot. Hindi natin siya ma-seizes na not unless we have other documents to prove otherwise na there was intentional fraud. But regarding po sa valuation, yun po yung ma-i-explain ko. Pero had it been na yung discrepancy is lumampas ng 10%, papatawan talaga namin ng 250% surcharge. But as of now, ang summary kasi is, I think sinabi naman ni Commissioner na malinaw naman tayo doon, pinapa-action na ni Commissioner regarding doon sa standards ng steel. Wala rin kasi kaming laboratory. May tanong lang. Ay, sir. Anong yung value niya, yung declared value? Is it, how far is it from the reference value? Ang declared value niya, sir, per... Actually, ang...
Ang declared value kasi niya is nasa point 35. Ngayon po, gusto kong linawin, as of the moment, itong deformed steel bars, wala pa po tayong reference value. Yung sinabi ko kanina, what I mean na walang reference value is hindi pa namin na-doctrinize, hindi pa namin nalagay sa electronic platform. So ang ginagawa po natin dyan, nanghingi po yung ang subi ng valuation regarding this. So ang lumalabas po sa plots, subscription natin, tsaka yung valuation natin sa import assessment service, nagre-range po ang value ng 0.346 per kilogram to 0.358. Ang sa kanila po, in this particular instance, di ko po alam yung previous na ano, dineclare po nila sa 0.35 per kilogram. Yung FOB po yung pinag-usapan natin. Yung usapin po ng 18 to 25, sa ano yun, sa freight yun. Tapos yung usapin ng 2 tsaka 16, yun kasi yung pinakorek natin dahil nakita natin na masyadong mababa. Ang bunga po nun, almost 1.7, almost additional 2 million na revenue para po sa kabanang bayan. Because po sa sulat ng UFCC. Thank you po. Maraming salamat. So, good friends, you heard it here first, no? Ibig sabihin, itong forum natin, hindi lang ito usap-usapan. Nakikita natin ang bagong commissioner natin ng customs, pag meron tayong issue na pinag-uusapan dito sa media, he's going to act on it. And his action simply proves that he wants transparency at the Bureau, okay? Pero just to put this issue na close, kasi napakaganda ng sinabi ni Commissioner Faeldon about this issue of technical smuggling of managed resources trading corporation sa Subi, no? Around 360 million worth. Kung meron mga chismis, chismis lang po ito, pero para ma-address natin yung chismis, we would like to ask this question. Ang sabi po ng chismis dyan sa customs, itong managed resource trading corporation na technical smuggling yung cargo na 360 million steel cargo, wala na daw laman ngayon yung cargo na yan at saka mukhang na-release na daw. Chismis lang po ito. But for the record, mas maganda na magagaling mismo sa bibig ng mahal natin na commissioner. Kasi mahirap yung chismis na pamayaan na lang. Commissioner, for the record, can you comment on this chismis? For the 20,000 metric tons, intact pa po yun. Hindi pa po nakakalaban sa subic. So, nandun pa po siya. So, maraming salamat, Commissioner. So, dito po natin na makikita yung puso ng bagong commissioner natin, no? He's an action man, he's transparent. So we would like to open the question and answer portion of this forum sa mga members of the press, no? Who will ask question, no? We have, please identify yourself at saka yung media where you belong to, no? Okay, please. Good morning, Commissioner. Mr. Dr. Argon, Mr. R.D. Avellana, Mr. Jess Aranza, and Lakay Gonzalo, and Director Miles Ocampo. I'm Susan Amoroso of Empowering News Agency and Shipping and Travel Journal. My question is regarding the technical smuggling. And also, I would like to support Commissioner Faeldon for